Magandang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito, gagawa tayo ng napakasarap na beef caldereta. Kaya kung bago kayo sa channel ko, subscribe na kayo at magsimula na tayo sa ating mga sangkap. Sangkap sa ating beef caldereta. Meron tayo ditong beef, puro meat ito, at saka ang ating capsicum, green and red. Meron tayong onion, tomato paste, carrots, patatas, garlic. Meron tayong ating stock, chicken stock, at saka ang ating pepper, at ang ating bacon. Okay, so ngayon lagyan na natin ng mantika. Kaunti lang. Ilagay natin ang ating garlic, ang ating bawang, okay. Itong gagawin ko ngayon is maraming version, pero tingnan natin kung paano ang ating version. May kani-kanya tayong mga ideya kung paano natin gawin at lalong pasarapin. So, ito naman ay sa akin. Ayan. Pwede na natin ilagay ang ating onion. Sibuyas. Hayaan muna natin siyang hanggang sa magiging translucent yung itsura ng ating onion. Para-paraan lang yan kung paano tayo maluto. Okay. So ngayon, pwede na natin ilagay ang ating beef. Kaya natin ang naayos. Ayan. Haluin na. Naka-high heat itong ating naayos na kasi gusto ko kasi mag-brown yung ating beef bago natin ilagay ang ating water at saka ang ating tomato paste. Gagawin lang natin siya parang kaunting pagka-brown na. So, maglagay na tayo ngayon ng ating tubig. Pwede na natin ilagay ang tubig. Ayan. Tamang-tama lang yan. Ngayon, ilagay naman natin ang ating tomato paste. Parang maluot talaga ang kanyang sarap habang nag-o-boil siya. Ang gamit ko pala guys ay pressure cooker para madali itong lumambot ang ating karne. At saka, ilagay na rin natin. At saka maglagay tayo ng kaunti ating pamantan. At saka ito, ating baby. So ngayon, pwede na natin takpan ang ating pressure cooker. So, yan guys. Ganito lang. Ayan. So, nakasara na yan. Hintayin natin siyang kumulo. Itong ating beef ay puro siya karne. Kaya siguro naman hindi siya masyadong matagal na sa pressure.
pressure cooker. So, more or less, mga 25 to 30 minutes lang. Pressure cooker, nakasingaw na siya. Pwede na nating buksan. So, makikita nyo, ayan, ang ating... So, ang ating kan, malambot na siya. So, ngayon, pwede na natin ilagay ang ating patatas. Ang ating patatas, pwede rin natin siyang prituhin bago natin siya ilagay. Pero, pwede rin ganito. Patatas muna at saka itong ating carrots. Okay. Hayaan natin siyang mag-boil hanggang sa lumambot ang ating patatas at saka ang ating carrots. Siguro mga 10 minutes, 8 to 10 minutes. Dagdagan natin ng kaunting asin. Ayan. Pwede na yan. And then, lagyan din natin siya ng ating pepper. Kaunti pang pepper. Ayan. And ngayon, pwede na natin ilagay ang nagpapasarap talaga sa aking beef caldereta. Is ang aking peanut butter. Ayan. Isang ganyan, isang kutsara, pwede na. At hahaluin lang natin siya. Nang sa ganun ay mag-incorporate lahat siya sa ating meat at sa ating veggies. Okay. So, ayan na. Natunaw na yung ating peanut butter. Na-incorporate na talaga siya sa ating meat. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating capsicum. Oh! Mas gusto ko kasi yung maraming capsicum. Kasi manamis-namis kasi yung capsicum, yung ating green and red na bell pepper. Manamis-namis siya. Nagdadagdag talaga siya ng napakalinamnam na lasa sa ating beef caldereta. Ayan. So, hintayin lang natin siya ng kumulo ng kaunti pa. Okay, siguro 2 minutes. Tapos, pwede na natin siyang ihain. Ito na ang ating calderetang beef. Okay, calderetang baka. So, guys, kung gusto nyo ang aking recipe na ito, subukan nyo at nang matikman ninyo ang aking luto. So, kung bago kayo sa channel ko, subscribe na kayo, Anne's Healthy Kitchen. Like and share. And don't forget, comment down below and ring the notification bell for further updates. Salamat guys!